Hi! Hello! So, welcome back. So, may job tayo ngayon. May re-refer tayo na video card. Problema nito ay black screen. Ito siya. Black screen. So, may note dito ang ating customer. GTX 1050 4GB. So, issue. Black screen. Detected naman daw siya sa CPU say. Show 0 MB, can see ano to, see clock speed, memory size naka 0 MB. So para Marikina City, so check natin. Tanggalin na natin ang lab letter. Yeah, so check muna natin bago natin siya i-testing para sure. Shorted. So I think, so sa tingin ko lang galing siya ng repair. So nahinang na to. So may hinang siya. Nahinang na rin yung sapan. Ayan. Tapos ang BIOS niya, either na reprogram ang BIOS. So hindi ko matandaan kung sinabi niya sa akin na reprogram niya yung BIOS. Yun ang problema kung ginalaw niya ito. Ayan. Okay, check natin. Ground. First, 12 volts. So, hindi naman siya shorted. 3 volts. Okay. So, testing natin. Bigyan ang aking ano. So ayan, matagal lang pala siya mag black screen na naman. Yan. So black screen nga siya. Matagal lang siya mag ano, mag black screen. So run natin ang ating tester. Start natin, restart natin. Okay, power on again. Tignan natin yung tester natin kung mag sinaka-black screen nga talaga siya. Test ko lang siya kasi black screen. Matagal siya mag ano. Mahirap i-testing matagal. Hindi natin makikita agad yung memory. Kailangan natin siyang antayin kasi hindi gumagana. Tagal siya bago mabuhay. Yeah, pumasok na siguro. Yeah, hindi pa nailaw. Mayari. Black screen. Yan, nilaw yung keyboard. Tagal lang. So, ayan. Continue. Bali, kapag nakaplug yung video card, din kahit mamaya tayo ng USB reader, ay hindi natin mabasa yung ating memory ng ating nare-refer na video card.
Ayan, so ang ginawa ko, dahil I found na wala siyang supply ang ating memory na 1.5. Sagot ang na-retour tayo. So, huwag daw ingay, sabi ng aking baby. So, nag-inject ako ng 1.5 dito sa ating coil. Kasi black screen siya na nakahang. Wala, hindi mapindot ang keyboard. So, walang supply yung ating VRAM. So, ngayon, mag-inject ako ng 1.5 volts. Kasi 1.5 lang naman yan sa coil. 1.5. So, lumabas na yung error natin. Yan siya. So, may fail ang ating B section. Yan. B1 at saka B0. Yung dalawa may fail. So, re-rebol natin siya. Re-rebol ko lang siya, guys. So, rebooling na naman. Again. Puro rebool tayo ngayon. Puro memory ang masira ng mga nire-refer ko ngayon. Yan. So, sana pagana natin. Kasi kapag naka-plug lang yung video card, hindi natin sinuplayan. Kasi naka-off yung supply dito. Wala siyang output. So, ginagawa ko, pi-force ko siya. Kailangan ko i-force kung ano. Kasi pag nag-inject tayo sa labas, hindi natin makikita na may problema yung memory. Diba, injection lang, yung umiinit, dahil shorted. So, yan. So, ngayon, late ko siyang i-force. So, ang lumabas na error is sa B section. Okay. Ayan. So, tanggalin ko lang siya. Remove ko lang yung memory. Yung VRAM niya. So, yan. Tanggal ko na yung tornilyo. Ayan. So, start tayo, count tayo. Ito yung ating arrow. Sa baba, lipat tayo sa baba. Then, A1, A0, B1, and B0. So, may problema itong itaas. So, okay kasi ito, ibinasa yung ating A. So, nag-error code lang tayo dito. Ayan. Sana okay pa siya, walang problema. Rebool lang sana. So, mukha naman siyang walang natanggal na pyesa. Yan, wala naman siya natanggal. So, rebool ko lang siya, guys. Tanggalin ko lang yan. Samsung yung memory niya. So, DDR5 lang ito. Okay. I-check naman kasi natin to dito. Mga supply. Pakita ko sa inyo. Check natin. Okay. Diod mo tayo. So, ito. Walang problema. Yan, walang problema. Yan. Ito kasi, nag-off lang kasi ito. Pag ni-remove natin ito. Gaya nyan. Akala natin siya shorted. Pag ni-remove natin yan, dito pa rin yung shorted. Di pa naman wala yung shorted dito. So, nakapag-try na ako nito. Pag ganito. Huwag na remove kasi natin, medyo delikada to. May initan. Diretso, delikadang pumutok siya. Pag naka-tester dito. So, 9 volts. 9 volts. So, pag inano natin ng tester, so, 2 lang siya. Ibig sabihin, mayroon siyang ohms na natitira. So, hindi pa rin siya ganun ka-shorted. Ang shorted kasi niyan, dapat siya ay naka-2. Yan. Pag nireed kasi natin siya, sasabihin natin shorted. Shorted naman talaga siya, pero may 9 siya natitira. Kung i-ohms natin siya, yan. Basahin natin siya sa ohms. So, may natitira pa siyang yan, 3.9 ohms. So, kung pag-shorted kasi natin siya, yan, 3 ohms, 0.3 ohms, 0.2 ohms lang. Kasi may binabasa tayo dito, may laman pa to. Maring good pa siya. Kasi kung shorted siya, dapat to siya. Either nababasa niyan dito, or dito. GP. So, remove po lang yan. So, ayan.
na-remove ko na siya. Ayun siya. So, tanggalin ko lang yung mga ano niya. Gamit lang tayo ng braid. So, ganito. Tanggal. So, basic lang yan. Kaya nyo na yan. So, madali lang mag-revolve. Kailangan nyo lang ng tools. Ang gamit kong tools, pag-revolve ay ganito. Ayan. Saka isang DDR5 na stencil. DDR5 stencil, then eto relight. So yun lang gamit natin pang revolve para dito. So DDR5 po ito guys, mga ganito. Ayan, DDR5 naman yan eh. Kaya search nyo lang yung model ng video card, ipakita naman dito. So revolve ko lang siya guys, tanggalin ko lang. Clean, okay? Update ko kayo later. Ayan, tapos ko na siyang i-revolve itong mga dalawang memory. So, didikit, ano ko na lang yan. I-resolder na lang natin siya. Nagyan ko na lang ito ng flux. Yan, tapos, ilagay natin sa microscope. Masyado kita. Hindi lang natin yun. Ayusin lang natin yung box. Ano ko ba sa akin lang? Mag-anap tayo ng batas na dalpas tayo. Tapos, mayroon naman yung ano. Sama ka ba? Hindi. Tawag dito. Ipunta na sa CR mo. Mayroon naman yung labeling. Yung pagdikit natin, hindi tayo magkakamali. Ito yung pin 1. May dot naman siya. Tapos itong isa. Check lang natin yung dot. So yung dot. Okay, yun. Yeah, so mayroon naman yung line sa guhit. Kailangan eksakto. So, i-ano ko lang siya. Cutter ko lang. Then, testing natin after hot air. After ma-resolder. So, ayan. Isa lang nga natin. Ayan, naka-prepare na yung ating testerin muna natin. Testerin natin ang kanyang ayan. So, hindi pa naman siya naka-power on. So, nasalpa ko pa lang siya. Bago natin siya testerin. Bago natin siya i-testing, I mean. So, diode mode tayo. So, check ulit natin kung shorted pa rin yung MOSFET na nandito. Kanina kasi, hindi naman siya totally shorted. May ohms lang siya na mababa yung ohms. So, try natin siyang testerin muna. Para lang sure. Diode mode ulit tayo. So, yung input, input natin dito. Kasi ito ay, I think nasa 12 volts ito eh. Kasi punta memory, memory yung issue natin. Meron tayong so, hindi masyado ano, mag saan ba? Yan, 145 volts o millivolts. Try and check natin ang kanyang gates. Yan, 156. So, okay yan, pag ganyan. Okay, 150 siya. Parang shorted itong MOSFET na to. So, try lang natin. So, ito isa. So, hindi naman tayo shorted dito. So, try natin siyang i-run. So,
Power on natin siya. Power on. Okay. Try natin. So, naka-power on na tayo. Voltage tayo. Check natin kung may papasok na voltage. Dapat 1.5. So, wala. Okay. So, mayroon tayong 12 volts. So, sa gate. So, hindi siya nag-open. Hindi pumasok ang gates. Kaya walang papasok dito. So, wala pa rin tayong display. Okay. Next. Testing ulit natin. So, patayin muna natin yung ating PC. So, turn off. So, subukan ulit natin mag-inject. Tingnan lang natin kung magkakaroon siya ng display. Kapag nagkaroon siya ng display dito, injection tayo ng 1.5. Supply natin yung memory kasi nag-reboot na tayo. Dapat kasi magkaka-display yan. Bago natin ito palitan itong isang MOSFET na ito. Kasi mukhang alanganin itong isang MOSFET na ito. Then, meron pa yung isa dito sa likod. Ito, makasira din ito. Ayan. Possible kasi sira din yan. Dito yan Power MOSFET. Okay. So, mag-inject tayo. So, naka-ready ko na yung injection natin. So, ito yung ating injection na 5 volts. 5 volts bang. 1.5 pala, I mean. Para sa ating memory. Okay. Ang pang-inject nyan, ang gagawin natin guys, isasabay natin yan sa power. Hindi pala isasabay. Iunahin natin siya ng konti. So, meron tayong inject na 1.5. Doon. So, yun nasa baba, 1.5. So, itusok natin. Okay, may 100 ampere na 1.4. So, power on natin siya. Okay, matagal. Ayan. So, umikot yung ating pan. Dapat nagkaroon siya ng display . So, bumagsak yung ampere ng 0.6. May lobang cable. Mukha yata may display. Lock screen pa ba? Yes! May display. Bang! Okay. Working. So, yung ating rebooting, nagkaroon siya ng shortage sa memory. Okay, patayin na natin. So, mapansin nyo guys yan, pag in-up natin yan, yung paano ba, anong sira ng isang video card kapag in-up natin yung so may 1.27 tayo dahil nag-display siya. So makita nyo, pag in-up natin, tinanggal natin yung ating injection, ayan, lock screen. Okay? So patayin na natin para hindi masira yung ating rebooting. So next step natin gagawin ay, yun. Medyo alanganin yung ating, ano dito, yung ating ipaghinater kasi malapit tayo sa dito sa capacitor na to. Medyo delikado to. Hindi delikado pumatok. O umangat, lumobo. Yan, mahirap kasing i-hater pag ganun . Isa experience ko. Pag uminit kasi yung board, umangat yung mga capacitor na ganun. Ayan. So, pag-isipan natin kung paano niya natin siya tututukan ng hater. So, tayo dadaan dito, pag ganito. Tutukan natin ng hater pag ganito. So, hanap tayo ng ano? Transfer ng heat. Ganito ba? Kailangan kasi hindi siya tamaan . Mahirap kasi yung pag tinamaan. Saan natin Kapton tape? So, ang Kapton tape kasi, I'm not sure kung dito, kung original to hindi fake. Fake yata. Susunog din kasi yung Kapton tape pag sobrang init. Ayan. Hindi ko alam, fake siguro to. Nabili ko. Lagyan ko lang ang Kapton tape. Ayan. So, if you can see, I already removed the chips. Ayan. Testerin natin yung chips. Medyo mainit pa siya. Mataas pa yung resistance niya. So, try natin. Try to test. If the chip is shorted. Ayan. Let's check. Okay. So, diode mode tayo. Go to settings. Diode mode. Okay. Ayan. Saan tayo? Diode mode. Okay. Let's check. So, okay, tingnan natin kung gumi-reading. Okay, 5
So, kita niya ba? 5. Ibig sabihin, pag i-on natin, on. On. Ibig sabihin yan, short. Pag nag-on. Ayan, shorted. Ayan, nag-on siya. Ibig sabihin, gumagana yung ating MOSFET. Yun yung sinasabi ko eh. Na hindi siya basta-basta sira. Ayan, i-off natin yan. Yung block dito sa gate. Ayan. So, naka-off na yan. Oh, let's see. You can see. Ayan. So, okay yung MOSFET natin. So, okay naman itong ating isa na to. Itong MOSFET na to. So, ito. Possible. Check natin dito. So, alin yung shorted. So, mayroon siya dito. Ibig sabihin, shorted siya dito. Ito yung isa. Tapos, ito yung gate. So, shorted yung gates. Okay, so, ibig sabihin, yung gates natin sa kabila. Lipat tayo sa kabila. Ano kaya ang MOSFET natin? So, subukan nating palitan itong ito. Itong ano na yan. Nasisira din yan eh. So, replace ko lang yan siya guys. Tanggalin ko lang, then replace natin. Okay, madali lang naman pagre-replace yan. Kung ikaw ay tech, so alam mo yan. Tatanggalin lang, then replace. Siyempre, palit lang. Para na palit ka ng LCD. Ganun. Okay, remove ko lang. Wait for a while. So, ayan. Continue ulit tayo. So, yun, binalik ko na yung nandito. Yung aking tinanggal na isa. Pinakita ko sa inyo kanina. Then, remove ko na rin yan. Chinek ko. Hindi naman siya okay siya yung dalawang MOSFET na yan. Then, ang last chance ko nga, itong MOSFET na itong nasa likod. So, wala kasing supply. Hindi siya nag-generate ng enable. Ito. So, pinalitan natin siya. Meron naman ako nito. Marami ako nito. Ito. So, gaya ng sabi ko, yun yung next na susunod na papalitan. Para lumabas yung ating 1 point. Ito kasi, meron enable yan sa dulo na ito. Sa 8 pin. So, dadaan siya ng resistor na to. So, pinalitan natin siya. Ayan siya guys. Ito. Ito kasi, ito ay enable. Ito yung enable natin, 8 pin. Dadaan siya resistor na to, pasok ito, tapos dadaan siya sa capacitor na to. Yan. Itong isa na to, butas, lumusot yan ay dito sa gates nitong MOSFET na to. Para mag-supply dito, mag-supply sa gate, then mag-open yung way, mag-release dito ng punta dito sa kabila. Dito sa 1.5 para mag-meet. Kasi ito ay drain, then source. Dito yung magiging source natin. Galing dito, drain, punta ng source. Ito sa kabila, punta dito. So, yun yung daan niya. Ayan. So, ayan. So, napalitan na natin. Subukan natin siya i-testing. Yun, last na yun eh. Kasi okay naman yung MOSFET na to. Ayan, sa kabila na to. So, ito na lang yung last option natin. Kapag hindi pa rin gumana, babaybayin ko yung lines. Kasi enable siya, hanapin natin kung saan ang galing yung 1.3 volts. Kasi may 1.3 volts. So, babaybayin natin yan. So, wala ko schematic nito, kaya medyo nahihirapan ako sa pagre-repair ng mga video card. Yung iba kasi yung video card talagang wala schematic. Okay, try natin. Testing ko muna. So, may mga schematic ang video card. So, marami na nagre-refer ng video card. Ayan. Dahil wala schematic, kung konti yung mga nagre-refer ng video card, mga reheat lang yung alam nila. Okay. So, gamit tayo ng experience to repair. Okay. Salpak natin. Let's try. Supply na natin para malay mo magka-display. Supply na natin to. Plan natin. Then, sukatan natin ang lagay tayo sa ground. Sa ground natin dito. Nabangan natin ang tester.
para makita natin kung may output na papasok sa ating memory. Kasi yun lang inawawala eh. Bale, tapos na yung rebooling ko. Kasi pala may sira pang isa na ito. Okay, nasa na yung aking. Okay, kuhay natin ang computer. Okay, naka-on na. So, power on natin. Ilaw naman yun dito, guys. May ilaw naman tayo dyan. So, power on. Okay, let's check. Where's the positive proof? Okay. So, check natin kung mayroon siyang papasok na 1.5. O, yun, mayroon 1.3. May pumasok. Ibig sabihin may display siya. Wow! Success! We have a display! Yan o. Okay na. Success na naman yung repair natin. Ayan. Kapakapal lang talaga. Mahirap mag-repair pag walang schematic. So, use experience. Okay. Hanapin natin sa nagmula ang 1.3 volts. Kasi ito yung line niya. So, ano ba itong kapila na ito? Capacitor ito eh. Okay. 1.3 dito. Okay. Ayan. So, ito kasi 1.3. Ah, 2.5. Then, lumiban. 2.5. Then, lumiban. Then, lumiban uli. 1.3 na. Pwede. Kaya lang, itong supply nito, yun ang hindi natin alam kung saan ang galing. So, wala akong makitang way. May butas kasi dito, papunta yun ng gate. Ito yung BT, 2.5. So, yung way natin, lumapas ng resistor na 1.3 para sa enable naman itong yan, sa memory. Para dito, masupplyan to ng MOSFET natin sa nasa ilalim. Ayan. So, hindi natin alam kung saan nagkuha ng 2.5. So, try nga natin maghanap. Mahirap kasi wala yung schematic tayo. So, ito, para saan ba itong mga to? 8 volts. What's that? Ayan. 11 volts na kasi siya eh. So, ayan. Yun, 2.9. Pwede rin dito tayo manggaling. Kung dito ay 2.5. Okay, 2.9, 1.3. Okay, para sa memory. Ayan. Ayan, wala akong makita. Pinanggalingan. So, meron na kasi ako na itong ginawa. Wala pang, puro 1.5 lang kasi yung nandito, 1.5. Nawala, black screen. Nangyari. Magigay na naman yung memory. May patay natin. Nag-white screen siya. Nawala yung supply. Ayan, may problema yan pag ganyan. Okay. Patayin nga natin. So, power on natin ulit. Huwag na laging issue. Baka naman na napagdikit lang natin na short. Short. Power on natin ulit. Okay. Nag short lang ng ating pag-testing. Pag-sundot-sundot. Ayan. So, siguro yun lang may nasundot lang tayo. So, nagpo-protect lang yun. Itong kulay na to sa taas, sa monitor ko yan, sira talaga itong taas. Stress test na lang natin. So, lagyan ko lang ng thermal paste. Then, sala natin po stress test. Okay? Test natin yung VRAM para ma-check natin kung good na siya. Wala na yung error. Okay, Linux. Dapat mag-pass yan. Magulay. Okay. Pass. Okay. Done. Power off PC. It's done. Success. Okay. Yan. You can see. GPU stress test. Then I using thermal scanner.
in overheating CPU. Okay. Ayan, then stress test na natin. Yeah, so stress test. So, ayan. So, over fan speed is 39% only. So, GPU load. Malabo. Ayan, GPU load is 90%. So, it's working fine. Ayan, as you can see, so, yung burning test natin sa ating nire-repair. So, andito na siya. So, ilang minutes na yung nagra-run siya ng 15 minutes and 27 seconds. So, until now, hindi siya pa rin siya namamatay. Yung ginagawa natin, yung GPU. So, ang naging issue lang niya, masyado. So, yung kanyang PWM, yung mga pa, hininang natin ng maayos. So, andun kasi yung concentration ng mainit sa burn test, saka dito sa ating likod ng GPU. So, yun lang yung nag-concentrate tayo doon. If you can see, ito, GPU, then na yun yung PWM. Concentration ng overheating dahil nandun yung cycle ng voltage out, turn on, enable, ganyan. Eh, yung kanyang BIN at BCC. Yung BDT niya. So, may sa PWM, then sa likod dyan ng power MOSFET ng ating GPU. So, yun yung nagkukulis kung bakit siya namamatay. Yan. Okay na siya. So, okay na. Dati namamatay siya ng 4 seconds, 4 minutes lang, patay, namamatay na siya. Pero until now, yan. Huh? Finish na tayo. Yan. Hindi pa rin siya namamatay hanggang ngayon. Makikita nyo. Okay na siya. Done. Okay. Success. So, already done na po ang ating nare-repair. So, yan. Okay na siya. Mag-check natin yung ating GPU, say. Yan. Until now, buhay pa rin siya. Rin siya namamatay. Yan. 4 gig. Yan. Sensor natin, siyempre. Working pa rin yan. Yan, okay na. Okay na yung ating repair. Hanggang dito na lang yung ating pagre-repair. So, mahaba na yung stress test ko, yung burn test ng ating GPU. So, already done. Yan na. So, see you in the next video. Bye-bye. Don't forget to subscribe, like, and comment. See you in the next video. Bye-bye.